Bakit hindi dapat iboto si Senator Pacquiao? Kasi tumataw po akong presidente, boy. Bakit hindi dapat iboto si Mayor Isko? Pareho rin ang sagot ko. Kasi tumataw po akong presidente. Si Vice President Lenny. Ganon din ang sagot ko. Si Senator Marcos. Ganon din ang sagot ko. Kasi tumatakbo ako, ba't sila dapat iboto? Kung ako tatanungin mo. Bakit ikaw ang dapat iboto? Ako, I'll be a bit arrogant. Ano? I'm the most qualified, I'm the most competent, I'm the most experienced. Senator Bongbong, bakit hindi dapat iboto si VP Lenny Robredo? Are you going to ask me this of each of the presidential candidates? Well, I'm very hesitant to answer that because I do not believe and I do not indulge in negative campaigning. Okay. But I will go this far. And I will say that I believe that none of the other candidates have yet come to the conclusion that unity, ang pagkakaisa, ang ating pangangailangan. At dun magsisimula ang ating pagbalik na dito sa krisis ng pandemya. So that's your answer to Mayor Isko, Senator Lacson? To all of them. Senator Pacquiao. And they have not seen that unity is a critical part, Okay. Then they have not been able to come up with a specific program, a detailed program, for what we will do in the next years to recover from pandemic. Bakit ikaw ang dapat iboto? Well, it's a converse of that because my message is about unity. VP Lenny, bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Si Isko, bakit hindi namin, si Mayor Isko, bakit hindi dapat namin iboto? Hindi klaro yung paninindigan sa maraming bagay. Ping Lacson. Maraming salita pero kulang sa on the ground na gawa. VP Lenny, bakit hindi namin dapat iboto si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao? Eto malungkot ito, boy, pero yung kabutihan ng loob kasi sa atin hindi sapat. Bakit ikaw ang dapat namin iboto? Ako, boy, pinakita sa nitong krisis na to and many other crises in the past na ang mga babaeng leader nagsha-shine during crisis. And ako, pinakita ko yan sa maraming trabaho namin dito sa OVP. Marami kaming mga krisis na nalagpasan with flying colors. Sabi ko nga, kung yung 2016 hanggang 2022... Mayor Isko, bakit hindi dapat iboto si Senator Lacson? Senator Lacson? Pwede naman iboto rin, ma. Senator Pacquiao? Mabait naman siya, okay naman. Bakit hindi dapat iboto si VP Lenny? Maghihiganti sa mga Marcos at Duterte. Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? Maghihiganti sa mga Dilawan at Pinklawan. Bakit ikaw ang dapat iboto? Hindi ako maghihiganti kanino man. Wala akong paghihigantihan. Ako, sa dami ng problema, sa bilis ng problema, kailangan natin ng mga tunay na solusyon at mabilis na aksyon. That I can do in my own little way. Senator Manny, bakit hindi dapat iboto si Mayor Isko? May corruption issue? Bakit hindi dapat iboto sa Senator Lacson? Senator Lacson? Hindi ko alam. Bakit hindi dapat iboto sa VP Lenny? Hindi ko alam. Bakit hindi dapat iboto sa Senator Marcos? May bahid ng corruption, may issue ng corruption. Alam mo naman, ang korupsyon sa ating bansa ay yan ang dahilan bakit tayo naghirap. Bakit ikaw ang dapat namin iboto? Naranasan kong matulog sa kalye, naranasan kong walang pagkain sa isang araw, at ramdam ko ang naramdaman ng sambayan ng Pilipino, at nakita ko ang problema ng ating bansa. Dahil sa nakita ko, kaya kong resolbahin.